bilang. Ih. Sudah pernah kamu gagal lawan. Turun dia lawan. Mga kagalawan, isang maganda at mapagpalang araw po para sa ating lahat. Samahan niyo po ako. Mag-change oil po tayo ng ating Honda Beat 110, yung carburetor type. Alam niyo po yung usapin kasi ng pag-change oil, ano po yan? Medyo hati po yung opinion dyan. Ano? Kasi yung iba sasabihin, bakit ka pa magsasayang daw ng oras mo? Kasi marami naman nag-change oil. Ano? Marami namang maliliit na shop dyan na dadali mo lang yung motor mo doon. Change oil nila sa halagang 20 pesos. Dito nga po sa amin yung pag-change oil lang. 20 pesos po yung bayad nyo dyan. Sa akin naman, yung opinion ko naman po dyan ay mas ipagkakatiwala mo pa po ba sa iba yung paghimas o yung pag-maintain po ng kaayusan ng yung motor, ano yung scooter, ano? O maging yung sasakyan. Mas may tiwala ka pa pala sa ibang tao. Ano? Yan yung tanong na iiwanan ko sa inyo. Ganito yan, mga kagalawan. Ha? Ako po, nag-change oil ako, yung nakasanayan ko talaga. Pag-change oil sa motor ay ano po yan? Every 1,000 kilometers na tinakbo ng motor o isang buwan. Yan daw po yan. Whichever comes first. Ganito lang po mga kagalawan. Ha? Yung step lang po natin dyan sa pag-change oil, napakadalisin na naman po niyan. Ano? Ganyan lang po. I-center-stand natin yung ating scooter. Tapos bubuksan po natin itong kanyang drain plug dito. Ano to? 20mm. Ayan po, pag nagpa-change oil kayo, yan po yung mangyayari. Tapos bubuksan nila dito. Yan, bubuksan lang po yan. Pag maliliit na siya, pinapanginan. Sa atin, wala nang hangin-hangin. Ganyan. Yan po yung babayaran mo sa shop, 20 pesos. Pero ganyan lang po. Pag sinabing change oil po talaga yan, literal. Pagkatapos po niyan, hanginan nila. Pagkatanggal na po yan, babalik yung drain plug. Bubuhusan po nila ng langis. Isasara. Tapos, magbabayad ka ng 20, natakbo ka na. Ganyan po yung, ano dyan, ganyan po humimas yung mga nasa shop. Madalian po yan kasi siyempre pagka maraming customer, ano? Ganyan lang po, usapan change oil, ano? Nakakaligtaan na po yung ibang dapat tignan. Kaya po dito, pag sinabi pong change oil, hindi lamang po engine oil yung change dyan. Pati po gear oil. Ako naman yung nakaugalian ko, every second change oil ko po, sinasabay ko po yung gear oil. Tignan nyo yung gear oil. Napaka ano pa. Napakalinis pa po niyan. Pero kailangan ugaliin po natin yung palitan. Magkano na naman ba yung gear oil? Yung isang kargahan natin ganito 90ml. Ano po yan? 50 pesos. Titipirin mo ba? Ano? Minsan dyan po yan eh. Yung langis po kasi critical po na ano yan sa maintenance ng ating motor. Pag yan po tinipid natin, darating po tayo sa panahon na masisira po yung buong gear, masisira po yung buong makina natin dahil sa pagtitipid natin sa langis. Yung resulta po niyan ay mas malaki ang gastos. Maliban po sa gastos, yung integrity po ng ating makina ay maiiba na po yan, syempre. Alaga lang po sa langis dapat ang kagalawan. Ulitin ko nga, ano? Every 1,000 kilometers or isang buwan, whichever comes first. Tapos yung gear oil po, isinasabay po natin yan every pangalawang change oilan po natin. Ibig sabihin, every ano siya, mga 2,000, ano ko, proper pa. Ganyan lang po yan, bubuksan nyo lang po. Tatabi. Patutuluin, ano. At
habang nagpapatulo po tayo dyan ng mga langis natin, bubuksan din po natin itong mga to. Ito. Unahin natin to. May hose po dito. Mayos po dyan na parang pinaka-drain. Ano, kasi hindi po yan maiwasan. Dumadaan po tayo sa tubigan. Ano? Dahil nga po napapadaan tayo sa matubig na area. Lalo na ngayon tag-ulan. Dito po napupunta lahat. Dapat dinidrain po yan. Linis naman. Yan, ito nagagawa ba sa shop ito? Ng 20 pesos natin, di ba? Hindi. Linis naman. Tabila muna natin yan, ha? Itabi. Habang pinapatulo po natin, ano? Bubuksan natin at sisilipin yung ating air filter. Kasi isa din po yan sa napaka-importanting ano din po yan. Napaka-importanting pyesa. Pero puminga. Yung ating motor kapag yan ay napapayaan. Masusurprise kayo dito sa ginawa ko. Nasa sa inyo. Gagayahin nyo yan, ha? Okay, questionin nyo ba? Si Kagalawan. Yan. Extra care. Yan po yung hindi na ibibigay ng mga 20 pesos na ano natin dyan sa shop. Sino pa ba naman yung mag-iingat sa sarili mong gamit? Ito din. Panayulan dito sa amin. Sana all. Oh, hello. Sorry. Laglag. Yung isang ano yun. Isang screw, di ba? Hindi ko natanggal kanina. Lalim. Okay lang po yan. Pakita mo dito. Eto. Yung filter po kasi ng bit na ganito. Hanapin ito. Wala nagbibenta dito sa amin lang sa bayan. Kaya yung ginawa ko, yung ginamit ko ay o pambaha ba to? O screen ito na panghugas. Panghugas. Oh, panghugas ito. Tag 5 sa tindahan. 5 pesos sa tindahan. Ito yung ginawa ko. Tulo do ha. Dalawa. Nagsama ko 'yan. Ah. Yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Discretionary po 'yan kung gagayahin niyo ano. Pero malinis pa. Tsaka effective din naman. Makakasala siya ng dumi ano. Pero mas maganda palitan. Kasi nung nabili ko to, napakadumi na ito. Walang palit. Eh pag napakadumi niyan, napakabigat po niyan sa makina. Pag bibili ka na ito, dun pa sa syudad. Kaya, ano nga, ginawan ko ng remedyo. Yan. Nag-improvise po tayo. Dinoble ko po yan. Okay naman po. So far, yung performance, ano. Pero ito, discretionary to. Hindi ko to ina-advise sa inyo. Kung sakasakali, kasi sa akin, mas prepare ko na lang na ganito kaysa naka-filter po ako na sobrang dumi, palitin na po. Tapos, from stock pa ng motor, hindi nila pinapalitan. Kaya ako yung ginawa ko ganito. Ganyan. Asa sa inyo po yan. Pero, disclaimer po natin yan, syempre. May panahon tayo at saka hindi ko makalimutan yan sa dami ng aking ginagawa. Papalitan ko po talaga yan. Ang tanong, kailan? Nasa sa inyo yan, Kagalawan, ano? Pero yan nga po, at least nakita natin, nalinis natin. Kasi every change oil ko naman, nililinis, natak-tak ko to eh. Ganyan lang, ano? Nalinis, ay kita nyo naman, maayos, ano? Secure na po tayo dyan. Ganyan lang po yung ginawa ko. Pati dito, ito yung pambaha. Kasi dito, durog na rin to eh. Ito naman, tira to sa in-improvise ko din dati na ano. Kaya kinating ko dito, nilagyan ko. Kasi may filtration din yan dyan.
Yan, malinis naman. Ayan o, alikapok po yan o. Kagandahan dyan. Innovative. Pero ulitin ko nga, anak ko, huwag niyong, hanggat maaari, huwag niyong gagayahin yan. Pang ano lang yan? Pang ano na talaga? Worst case scenario, ano? Wala ka na talaga mapalitan. Ayan, at least silip lang po natin, ano? At least na sure natin na nasa maayos pang condition yung ating air filter, hindi po mabigat sa ating makina. Ganyan lang po yan, mga kagalawan. Kalalim. Linisin na natin. Biha lang. Ayan. Nalinis ko na, mga kagalawan, ano. Wala tayong ginalaw dyan. Maging sa gaping. Hindi na natin pakialaman. Linis lang. Kasi maganda naman yung under na ito. Ito naman, balik na natin. Kunahin natin yung gear oil. Yan, tama na po yan. So dito po, dulo. Cut lang po natin yan. Kulin na natin dulo. Yan. Pasak po natin dyan. Kasi wala naman tayong iba pang magagamit na ano eh. Pasok pa po yan doon sa loob. Uy, nakita yung tatak. Zik pala ito, mga kagalawan. Ito po hindi paid promotion, ano? Ginagawa ko ito para sakali sa sponsorship. Biro lang. Pamalay mo. Sponsor yung Zik, ha? Ganyan lang po. Eh, mas maganda dyan, may flexible na ano, imbudo. Madali po yun. Pero wala. Diretso na. Matagal po yan. Yan lang po, no? Tsaka additional ko po pala. Huwag nyo masyado higpitan. Baka malustrek. Balik natin to. Tsaka add up ko pala, no. Mas maganda po pala pagka ano, magche-change oil kayo, medyo painitin yung bagay ng makina. Pandarin niyo po mga kahit mga 3 minutes. Tapos palamigin niyo po 1 minute, 2 minute. Ay, mas maganda 'yan, mas ano yung daloy ng langis. Hindi ko po na sabi kanina, no. Pero dito po sa bit natin, ano 'yan? Okay lang pong ganun kasi medyo ano na po yun, naipainit ko na kasi itinakbo ko nung bumili ako ng langis. Kasi overtime nga tayo, kailangan natin gawin to. At mapapagalitan tayo ng commander pag din natin to ginawa. Sa sigaw lang ako, nanginig ako dyan. Mga kagalawan. Kayo ba ganyan din? Yan, okay na. Wala nang tulo. Wala nang patak. Ayun. Linisin ko lang. Tapos, babalik ko lang po ng aking drain plug. So, sigurado yung malinis yung drain plug. Yan, ha? Yan natin pakita. Basta alam nyo, nandyan lang yung drain plug, ha? Nakagalawan. Mas maganda dyan, kapag ka kinakamay nyo lang yung pagbalik, ibig sabihin, tamang-tama yung thread nyan. Wala pa po siyang problema. Ayan. May init.
Yan, sasara lang po natin, ah. Ay, kita naman. Kita naman po madilim. Ah, madilim. Sensya na, naman tayong ilaw. Ayan, ha. Tamang torque lang, mga kagalawan. Tamang higpit, kasi pag napasobra tayo ng higpit dyan, masasakripisyo din yung thread ng ano natin dyan. Malaking problema, na-lose thread yung drain plug. At salin lang tayo, mga kagalawan, ano. Gamit nga tayo ng imbuto. Pero mas maganda may mga flexible na imbuto kasi. Tapos yung hinihingi ng ating Honda Beat, ano lang, 700 ml, kaya magtitira po ako dito, ha. Hindi ganun kaano yung imbuto natin. Tapos di-DIY yan. 700 lang po, ha. Kaya magtitira tayo ng mga 100 ml. Pag sobra-sobra din naman po, ano po yan, masakit din po sa ating motor. Maghahanap po siya ng mga puputoking ano po dyan, gasket, oil seal. Doon po siya lalabas. Sabi po na na. Dito ka, magpaalam ka pa dito. Ate! Okay. Ayos na po yan, mga kagalawan. Ha? Babalik ko na lang to. Babalik ko na lang yung takip. Tapos pandarin muna natin. Ano, pinabalik yung takip na. Pero bago natin pandarin, bago maging maingay, maraming salamat sa pagsama, mga kagalawan. At sana hanggang sa muli, ano, lagi nyo patnubayan at supportahan po yung ating munting channel. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe po kayo. Kwentuhan lang po tayo dito na may matutunan at makasilbing inspirasyon niya po sa pang-araw-araw natin buhay. Mga kagalawan, maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli po. God bless us all.